Yo, what is up mga Lodi Guitarist? Since hindi pa natin natatapos yung next guitar cover natin, gagawa na lang muna ako ng simple video tutorial kung paano ba ako nagre-record ng aking mga covers. So actually, ito yung ginagamit kong tools and apps before nung hindi pa ako nakakabili ng medyo decent na recording app and tools. And so far, okay naman yung nagagawa kong output ng audio and video using these tools. So hope na makatulong itong simple tools and application na ito sa inyo. So bago nga pala ako magsimula, gusto ko lang sana magpasalamat sa inyo sa mga sumusuporta pa rin sa aking page. And kung nagawi ka lang dito at nagustuhan mo itong mga ganitong content, make sure to subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga next video covers ko. Alright. At kung naghahanap nga pala kayo ng mga nagko-customize ng cakes, saktong-sakto ngayong Valentine's cakes and cupcakes and sweets, gusto kong i-recommend itong shop na to, Maria's Sweets and Cupcakes. So, nagko-customize sila ng mga cakes para sa mga special events around Pampanga. So, kung kayo ay interested or naghahanap ng ganitong mga shop, ilalagay ko na lang sa description yung link ng page nila para kayo na lang yung makapag-inquire online. So, bali, yun lang naman. Thanks. So, yung mga ginagamit kong tools and application para dun sa mic, itong Boya M1 or BY-M1. So, nabili ko to sa Shopee last year yata yun. And around 899 yata siya kung hindi ako nagkakamali. And then, good to know, nung tinignan ko yung shop ulit, bumaba na yung price na niya. Siya ay nasa 600 plus na lang. So ilalagay ko na lang sa description yung link nitong shop na to kung saan ko nabili itong mic na to, mini mic. And then yung ginagamit kong audio editor dati, i-download nyo sa Play Store yung Lexis Audio Editor. So free lang yan, i-download. Ilalagay ko rin sa description yung link para ma-download nyo. And then sa video recorder naman, okay na yung phone, yung default camera ng phone nyo, pwede na yun. And for video editor, nare-recommend ko na gamitin nyo yung CapCut na editor. So mas madali kasing mag-edit doon para sa akin. Dati kasi ang ginagamit ko is VideoShop. And then nung na-discover ko tong CapCut doon, mas marami akong nakitang potentials nung video editor doon. So nare-recommend ko na yun na lang yung gamitin nyo. And magagamit natin siya mamaya. So sa pagre-record nga pala, napakahalaga na yung pagre-recordan yung area is medyo may mga hindi siya empty. So maiiwasan kasi yung mga unwanted na pagbabounce back nung noise or yung napoproduce mong sound sa guitar. Maiiwasan yung mga reverb dun na hindi naman kailangan. So hanggat maaari, mag-record kayo sa kwarto nyo na may mga gamit na. Kasi yung mga sounds na mapoproduce sa guitar nyo is hindi na siya parang mag-create ng reverb. Kasi ma-edit mo naman yun sa gagamitin mong editor. So yun lang. Mag-record ka lang sa kwarto nyo na hindi siya empty space. Para buo pa rin yung sound na ma-record. And then yung mic, dito mo siya i-clip. So may clip naman tong Boya M1 na to. I-clip mo lang siya dito malapit sa may strings dito banda sa may sound hole. So i-clip mo lang siya dyan. So gayaan nyo lang. So ganyan. Okay. And then itatry natin mag-record ng song and i-edit natin siya. So yung una natin gagawin, edit muna natin yung audio. So punta lang tayo dito sa may Lexis audio editor natin. So click natin yan.
And then dito sa taas, open folder, click natin yan. Then hanapin lang natin yung video natin yung na-record. So ito siya, gitara. Click natin yan, then open. So yan, automatic nang na-convert yung video into audio. So yan siya. Then pagkatapos, punta tayo dito sa upper right. Click natin yung tatlong dot, effects, then click normalize. So kung mapapansin nyo, humina ng bahagya or lumit ng bahagya yung audio para hindi siya maging barag. So automatic na nino-normalize nung Lexis yung audio mo para hindi siya maging barag. So same true kapag medyo mahina yung pagka-record mo, pag maliit yung mga sound level na yan. Pag ni-normalize mo yan, ipupunta ng Lexis sa nominal values and then magiging malakas yung sounds mo. Okay? So sa case na to, medyo binawasan niya. So okay na yan, na-normalize na natin. Then next na gagawin is, click mo ulit yung tatlong dot, then effects, scroll down, and then hanapin mo yung reverb. So ito yung pinaka-settings ko talaga, hindi ko iniiba. Ito yung pinaka-gusto kong settings niya. Pero pwede nyo naman siyang ibahin, depende sa kung anong gusto nyo. Pwede nyo edit yung room size, yung reverb time, damping, input bandwidth, etc. etc. Depende na kung ano yung pinakagusto nyo. So, pwede nyo screenshot ito kung gusto nyo kopyahin yung settings ko. Okay? So, play natin. So, kung mapapansin nyo, may reverb na. So kung satisfied ka na dyan, pwede mo nang i-apply. Click apply. Then wait mo lang. So yan, na-apply na yung reverb mo. So kung okay na lahat, punta ka lang dito sa taas, then save. Then lagyan natin siya ng, rename natin siya, lagyan natin siya ng audio. Guitar audio para madali natin siyang hanapin mamaya. So done. And then save. Sorry. Replace lang. Pagkatapos na none, ay close lang natin yan. Then punta na tayo dito sa my CapCut editor natin. So i-edit naman natin yung video. Ipapatong natin yung audio natin. So click CapCut. Tapos click new project. Then hanapin lang natin yung video kanina ito. Ni-record natin. Then add. So yan siya, nakadilat pa. Then dito sa baba ng video may add audio. Click lang natin yan. Then sounds. Okay, hintayin natin. Then punta tayo dito sa folder na to. Then yung from device. From there, pwede na natin i-type yung sinave natin guitar. Ayan, guitar audio yung kanina sa Lexis. Click mo lang yung plus sign. Then there you have it. Play na natin. Para hindi pala maging sabog yung sounds nyo kasi nagpatong yung dalawang audio ng original video tsaka yung inedit nyo, click nyo lang tong video, then hanapin nyo, scroll nyo dito yung volume, yun, then i-zero nyo yan para ang matira lang is yung audio ng Lexis na inedit nyo. So yun, dito sa CapCut pala, pwede nyong edit yung gusto nyong maging, alimbawa, effects, pwede nyong lagyan ng filter, like,
Yan, video effects. So makikita nyo dito, may mga effects na pwede mong magamit. Depende sa kung ano gusto nyo. May mga pro dito, may bayad yan. Pero marami din namang libre. So pwede nyo lagyan ng effects yung video nyo. And also, pwede rin lagyan ng caption, chat, text, I mean, yan, pwede rin. Overlays, pwede rin. Filters, yan, pwede rin to. Gusto nyo pumogi. Yan. So, iba may bayad. So, sa ano lang tayo, original. Wala tayong pambayad. So, pero okay na siya. And then, kung gusto nyo palang i-cut yung video nyo, kung may gusto kayong i-cut, yan, click nyo lang yung video. Pwede nyo na siyang i-cut kung saan nyo gusto nyo yung starting point. And also sa audio, ganun din. Pwede nyo i-cut. Pwede nyo rin siyang i-drag. Long press nyo lang, tapos yan, drag. Pwede na siya. Kung hindi match yung tunog. So sa case sa akin, sakto naman siya. And then tanggalin lang natin yung watermarks ng CapCut. Pwede rin yan. And then delete. So yan. Pag satisfied ka na, click nyo lang tong 1080p, yan yung gusto kong settings, and then 30, yung frame rate. Tapos, click nyo na yung arrow up kung okay na. And then wait nyo lang mag-render, so mabilis lang naman siya dahil konti lang naman. Depende sa haba pala ng video, so sa case kasi nito mabilis lang. Yan, wait nyo lang. Alright, then click done. Check na natin siya kung nag-okay na. Saglali rin natin. Ayun na siya. Mga Lodi, sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga next video natin. So yun lang, peace out.